when they came to the other disciples, so na, pagbaba na nila, they saw a large crowd around them. And the teachers of the law arguing with them. Unang type ng tao during the power crisis, number one, is the fault finders. The fault finders. Meron po akong application dito sa cellphone ko. Sa, ang pangalan ng application na yon ay fault finder. Pero hindi po yung mali. Ibig sabihin, no, naghahanap ng fault line. Kapag may fault line, nahanapin ng application na yon. Bawa, ikaw ay nakatira dito, baka nakatayo yung bahay mo dun sa fault line, nahanapin mo yung fault line. Kaya ang galing eh, fault finder ang tawag. Ito naman, talagang hindi fault line ang hinahanap, kamalian ng iba yung hinahanap. Kung saan saan sablay. So ito po yung mga teachers of the law arguing with the 9 disciples of Jesus Christ. Kasi nga may hindi nagawa eh. Yung mga disciples ni Jesus Christ, may weakness eh. May crisis, may power crisis. Sabi, palayasin, humingi ng tulong yung tatay, pero hindi nila nagawa. No doubt, ito yung mga scribes, ito yung mga religious delegation, yung mga religious leaders na kung saan naghahanap ng butas kay Jesus Christ. Kaya wala si Jesus Christ. Kung hindi nila manapan ng butas si Jesus Christ o ng kamalian, baka sakaling makasingat sila dun sa mga tao ni Jesus Christ, sa mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo. Why? Nag-fail kasi yung mga disciples niya na kung saan pagalingin yung batang ito, yung batang naaalinan ng masamang spirito. At nakita nila, pambira, sablay sila dito. Hindi nila kaya. Nakakita ngayon ng crisis. Nakakita ngayon ng opportunity itong mga ito para i-assassinate yung calling o yung authority ni Jesus Christ at ng kanyang mga disciples. Kaya sila yung mga, ang tawag ko dito sa mga fault finders na ito, dito sa mga teachers of the law, sa mga Pharisees na ito, yung mga spiritual abangers. Ito yung mga spiritual abangers, ito yung mga detractors na kung saan nag-aabang lang ng flaws sa failure ng mga tao. E tiyak yan, may maaabangan ka, may makikita ka na failure ng isang tao kasi hindi naman perfect eh. Even religious leaders, even yung mga matured na tao, kapag nag-abang ka ng kamalian yan, may makikita ka, seek and you shall find. Kapag naghanap ka talaga ng kamalian sa isang tao, kahit na napakabait niyan, kahit na napakabuting tao niyan, kapag nag-abang ka ng kamalian niya, ng flaws niya, tiyak yun, makakakita ka. Kaya lang, baka puro yun na lang ang nakikita. Kaya ito yung lumitaw ng panahon ng krisis, pagkakataon nito, kaya mga fault finders ito, naghahanap sila ng butas o maipipintas, pero wala silang itutulong. Wala nga silang ginawa, hindi nga nila pinalaya yung lalaki. Ang ginawa nila, during the power crisis, sila'y naghanap palalo, nagdagdag pa sa kamalian, nagdagdag pa sa problema. Itong mga fault finders na ito, magaling maghanap ng sablay ng iba. Actually, they are experts in finding faults, but poor in finding strengths. Experts sila sa paghahanap ng sablay at kamalian ng iba, pero weak sila pagdating sa paghahanap ng kalakasan ng iba. Kapatid, kung ganito ka, instead na maranasan mo yung glory ng Panginoon, puro stress lang ang mararanasan mo kasi ang hinahanap mo, yung sablay. Sablay ng isang tao, sablay ng isang organisasyon, sablay ng isang pamahalaan, kasi kahit na gaano kagaling, maghanap ka ng pinakamagaling na leader sa buong mundo, tingnan mo, tutukan mo, maging fault finder ka, tiyak yun, makakahanap ka ng mali. Ang problema doon, baka mas stuck tayo sa ganong klaseng karakter at puro, alam mo yun, napaka-toxic na nating kasama. Talagang, siyempre, yun ang hinahanap mo eh. Kung yun ang hinahanap mo, baka yun lagi ang matagpuan mo. Kasi tiyak yan, makakahanap nga nun. Ang problema, baka hindi mo na maranasan yung kapangyarihan. Kasi fault finder na lang yun. Remember, church, that there will always be skeptics. Tandaan na lang natin. Ito naman bilang mga anak ng Panginoon, there will always be skeptics. Why? Sabi sa John chapter 12, kasi meron silang hard hearts na tinatawag. Kaya meron mga taong skeptics, laging naghahanap ng kamalian ng iba. But I pray and I challenge everyone, don't be like these fault finders. Kasi hindi ka makakaranas ng matinding kapangyarihan
sa panahon na kung saan ikaw ay may kahinaan o may problema na pinagdadaanan.